guys, good morning muli sa inyo mga kalapatids, kapwa ko newbie. Ito po, day 6 po tayo ng gamutan ng ating ibon. Pang day 6 no, magkukuha na po tayo guys. Magbibigay na po tayo ng probiotic kasi 5 araw po silang ito. Kukunti na lang po yung probiotic ko no, pero ito po ay ginagawa kong sarili. Yan. So, ang pagbibigay po ng probiotic, pag kumulay na po yung yan, yung tubig, okay na po yan, guys, no? Yan po yung ibibigay natin ngayon para ma-refresh po yung kanilang nawawalang mga good bacteria sa kanilang mga katawan, no? Yan po ang trabaho ng probiotic. Tapos ito, no? Magbobomba po tayo sa ating mga inakay. So, guys, tulad ng sinabi ko sa inyo, meron po tayong ginawang patukaan ng kalapate. So, papatukain po natin yung mga ginamot natin ng adeno. Titignan natin kung tutuka po sila rito. Tagin natin sila. Kukuha tayo ng patuka. Ako, hindi po tayo nalaktamin, no? Tapos konting oil. So magpapatuka po tayo ng mga panglaban natin, ano? Sila po yung tinamaan ng adenovirus. So ngayon, umpisa na po natin yung pagpapakain, guys. May mga vitamins na po, no? Hindi na po. So guys, sarili kong mix to, yung mga vitamins na to, sarili kong mix. At napatunayan na rin ng ibang natin mga kaibigan na gumamit po sila. Ayan po. Ayan po, nakamix na. Ito po yung ibibigay natin sa ating mga kalapate. Tawagin natin po sila. So, ito po yung purpose. So, guys, ito po yung purpose kung bakit ko ginawa tong patukaan na to. Hindi ko po sila bibigyan ng maraming patuka. Kagaya ng ginagawa ko. Ito po ang purpose. Hagisan ko lang po yan, no? Pag hindi po lumapag yan, hindi po bumaba yan, hindi ko po bibigyan ng pagkain yan. O, yan na po yung tinamaan po ng adeno. So, magana na po silang kumain. Yan po ang purpose ng patukaan na aking ginawa. No? Yan, kapares niya, namimili sila. So, hindi po natin bibigyan ng patukaya hanggat din nila inuubos yung patuka sa harapan nila. No? Kailangan na ubusin po nila yan para hindi po sila mamili. Yan. So, yan po yung old method. Pag nakawala po ang kalapate nyo, ganyan ang sistema. So, hindi po nila namamalayan na sila po ay busog na. No, kasi nga po nagagawan sila. Pero mas marami, mas maganda po, mas marami po yung kalapate ninyo. Kasi ito, 4 lang po to sila. So, hanggang mabusog po yan. Ito po yung cock section. Oh, guys. Ito po yung cock section. So, hindi na po tayo magbibigay ng antibiotic. Ang bibigay na po natin ay yung, yan po guys, so tingnan nyo, ubos. So, agisan natin pag naubos na. So, bahala po yung isa. Pag hindi po siya kumain, bahala po siya. Huwag po natin susuyuin. Importante yung kumakain, mabusog. So, siya naman po ang nag-a-adjust sa sarili niya. Kung gusto niyang kumain o ayaw. Ang umakyat po ay si Payatot, guys. So, ganyan lang po, no? Mamaya lilipat tayo sa head section. Ayan po, ganado-ganado silang kumain, guys. Yan, nag-isang din natin. Hanggang sila po ay mabusog, no?
Hindi po nila guys namamalaya, nabusog na sila, no. So, bagas-baga na silang kumain pagka naganito guys. So ayan guys, ayaw na nilang kumain, ibig sabihin tanggalin na po natin yung patoka, no? Huwag na po natin hintayin na magkanto po sila, no? Tapos na sila kumain. Sarado muna natin. So, lipat muna tayo guys sa babae. Sa'yo naman po tayo lilipat. So, ako lang po kasi mag-isa guys eh. Yan, papasok po natin to. So, kaya po ako gumawa nito guys. Ayan po, meron pang screen yan. So, pag natapon po dyan yung patuka, wala na po. Po purpose niya. Ayan po, kana silang kumain. So, kaya po ganyan pa po sila guys dahil hindi pa po sila sanay. No? Talaga pong kinuka nila. Pero pagka sila po ay nagutom, wala na pong kanyan. Talaga pong maikipag-agawan yan. No? So, kahit di po nila nauubos yung nandun sa loob, huwag po natin bibigyan, no? Para hindi po sila mamili. Ayan. Ayan. Kukuhanin po yan. Talagang maikipag-agawan po yan. Pag hindi po nakipag-agawan yan, hindi po sila makakain. Yan po ang purpose ng ginawa kong patukaan. So, marami pong patukaan na magaganda. Pero guys, gagastos po kayo. Meron naman po lang dyan sa tabi-tabi yung mga pinag-retasuan ng inyong kapitbahay. Pwede nyo gawing patukaan. O, tingnan nyo. Ang ganda pa nila tumuka. Oh. Yan o. Oh, bilis. Yan. So, huwag po kayong matakot kung hindi po makakain yung ibang mga kalapate kasi isa po yan training din sa kanila. Pag kayo po ay naglalaro, kailangan pagdating sa track, nakakita sila ng patuka at talagang dapat makipagkagawan sila. Hindi po pwede yung nakatanga-tanga sila. No, kailangan po, may ikipagagawan po sila. Yan po ang purpose ng ginawa kong patukaan. So, tingnan nyo, ang bilis maubos. Oh. E ganina, paayaw-ayaw pa sila. Pero ngayon, kumakain na sila. No? So, malalaman natin nga, yan, oh, paalis-alis pa. Pero yung pagka nasanay na yan sila, guys, lalapit na yan sila sa'yo. Yan, may nag-aaway pa. Ka tayo. Yeah. Mas mabilis. Pagka ganito guys, ang klase ng papapatuka nyo, mabilis makarecover yung kalapatin ninyo. Kasi nga, hindi po sila namimili ng patuka. Unlike sa pag binuhusan nyo po sila na isang buhos, mapapansin nyo, ang daming tira. May mga grains na hindi po sila kanakain. Ayan ang nangyayari. Mabilis po, matagal po yung pag-recover nila. At least yan, pagka kahit may gamot yung kalapuan ninyo, yung patuka nyo, kagaya nga, nilagyan natin po ng gamot yan, ng vitamins, siguradong makakakuha po sila. No? Tsaka gandaan ito, pagka sinipulan nyo sila, alam nilang kakain na sila.
guys. Isa ayaw pa. So, siguro tama na to. Mamaya na uli. Ayan o. Hindi. Kung hindi po pwede na hindi siya kakain eh. Kasi pag hindi siya kumain, magugutom po siya. Yung isa busog na. Yung... Tama na po. May natira pa po. Mamaya naman po yung iba. Bibigyan na po natin sila ng tubig probiotic, no? So, bakit guys probiotic ang bibigyan natin? Para po tumalik yung mga good bacteria sa kanilang katawan. Ayan. So, tama-tama po yan. Yung tangali, ubus po yan. Ayan, iinom po yan sila. So, agad ng hali, ubus po yan. Papalitan po natin ng plain water yan, guys. Ayan. Tatanggalin na natin, guys. Wala na, ubus na. So, napakadali, no? Guys, no? Ilagay lang natin dito sa gilid. Ilagay lang natin, guys, dito sa gilid. Hindi na makakasagabal pa. Yan, tibay. Paano natin yung nalagyan na ng tubig nila? Yan. So, bibigyan sila ng tubig. Of course guys, probiotic. Probiotic po tayo. So baka mamaya maglinis po tayo ng kulungan o bukas. So guys, bukas. Maglinis po tayo ng kulungan. So yung mga kalapati ko kasi hindi ko masyado nilalapitan yan. Kaya pagka nandito ako, hindi po yan talaga lumalapit guys, no? So guys, maraming salamat. Update ko po sa inyo day 6 ng ating mga panglaban na kalapati, no? At sila po ay medyo bumalik na po at nasolihan na po sila. At mabilis po ang pag-recover nila. Ganyan lang po ang diskarte kung paano nyo gagamutin at i-recover ang inyong mga kalapate. So pagka nagbibigay po kayo ng antibiotic, huwag po kayo magbibigay ng vitamins kasi wala pong kakwenta-kwenta po yon. Kasi lulutuin lang po ng antibiotic yon. No? So, of course guys, kukunin natin sila muna. Pagpapahingay natin, tapos na po silang kumain, baka sumuka. Ako po kasi ay hindi po nagpapatambay ng kalapate sa loob ng kulungan, lalong-lalo na yung mga panglaban. Inahayaan ko po yan sa labas. No, pinakain muna natin sila para at least hindi na po sila kung saan-saan pa dadapo o makikikain. No, guys? At mananatili lang sila. Kung tatambay po sila dyan sa poste, tatambay lang po sila o ilibot-libot dito sa ating paligid. So, tayin lang po natin na bumaba yung pagkain nila. Pagka medyo relax na po sila, pakakawalan po natin sila. No? Maya-maya konti. Pakawalan na po natin sila dahil medyo 30 minutes na. No? 30 minutes na po. Hinayin po natin itong hen. Ayan po. Ayan po yung hen. Ayan. Ayan. Ayan na po. So guys, wala na. So napakawalan na po natin at hindi po tayo sabay nagpapakawalan ng babae at saka lalaki, guys. No. Mamaya papasok 'yan at pagka nasawa sila sa labas, papasok uli 'yan. Ngayon ang gagawin naman po natin ay napakawalan po natin yung babae. Ayun lalaki. I mean,
Ayan, lumipad na. Mababa ka agad. So, hindi po natin sila binibigyan ng pagkain. Pinababayaan po natin sila magutom. Para at least, pagka nagutom sila, kahit sa truck, pag nagutom sila, kakain po sila, no? Tapos na po kumain yung back section natin. Tanggalin natin itong so, nag-aaway-aaway. Ayan. Nag-aaway-aaway po sila. Ayan. Ganun lang talaga guys eh, ang nature ng kalapate, kailangan nakawala talaga sila para malakas ang resistensya, agay ng mga kalapate. Ma-adapt nila yung klima. At kung agay nito, south ang laban, sigurado maraming laban to mainit, kaya kailangan masanay po sila sa init at saka maging wild po sila. Yan po ang isang technique sa pag-aalaga ng kalapate. Huwag po kayong maawa sa kalapate pag during race. Kailangan po talagang patakin niyo po sila. Kung dalawa lang po yan eh. Kaya sa tao, kung nagtatrabaho sa opisina, wala pong lakas para tumakbo ng malayo. O sa kalapate naman, walang lakas para lumipad ng malayo. Pero pagka ikaw po ay laborer o mga construction worker, yan po, malakas po talaga yan. Kahit sa takbuhan, hindi po talaga inihingal yan. So, ganyan po ang gawin natin sa ating mga kalapate. No? Gawin natin silang construction worker. Gawin po natin silang pit palagi para sa laban nila. No? So, natural lang po guys na minsan hindi uwi ang kalapate natin. Dahil minsan may mga karamdaman po sila na hindi po natin alam. Kaya nga po yung technique na sinasabi ko sa inyo guys, magpaligo po kayo twice a week. Malalaman nyo po kung ang kalapate ninyo ay may sakit. Ang pagpapaligo nyo po ay self bath po, hindi po force bath. No? Ang force bath po, kukuhanin nyo po siya para ilublob sa tubig. Yung self bath, sila pong bahalang maliligo. Diyan po yung makikita kung may diferensya ang kalapate. No? So, yung iba, hindi napapansin yan, pero inilo-load pa rin nila yung mga kalapate nila, although na napansin na nila kasi nga gusto nilang talagang makarating o makaabot ng dulo yung kalapate nila, sinusugal po nila yan. No? So, ang payo ko po dyan, guys, i-recover nyo muna bago nyo isampa. No? So, ayan, nagpapalipad tayo, nakadapo na po yung dalawa. Pag mainitan po yan, bababa po yan. Yan. So, yung location ko po, mababa po. Yung location ko, mababa. Kaya po, mahirap sa young bird. Pag nagkamali ka, sigurado overfly yung young bird mo. So, maraming salamat guys. At i-update ko rin po kayo sa ginagamot natin may balileg. No? God bless you, God bless you, God bless you. Magandang umaga sa inyo, November 13, 2021.